time it is, and it goes like this. Si Castillo, punong-puno siya ng aggression, kaya kung talagang may nahinaloob mo, kakainin ka niya ng buo sa stage presence. Medyo mahaba siya mag-setup. Yung angle na ginagamit niya, eh di naman, di ganun talaga kalakas. Pero pag pinagsama-sama na talaga na overall na dun siya nagiging effective eh. Pero pag sinilip mo yung mga linya niya, may mga, minsan may mga 8 line siya eh. Tapos yung suntok sa dulo, di naman gano lumalanding. Di ko masabi kung magiging style clash kasi balance lang din naman lagi yung dala ko. Yung game plan ko sa kanya, i-breakdown ko lang yung style niya. Kung ano yung ginagawa niya, mga palpak. Siguro yun din yung gagawin niya sa akin. Kaya yun nga. Castillo, alam kong handa ka. Handa rin ako. Sana mas fit natin ng maayos lahat ng rounds natin para maging maganda yung resulta. Hindi naman importante kung sinong mananalo. Yeah, saludo sa'yo. Yo sir, maraming salamat kasi alam ko naghanda ka. Nakita ko sa mga my day mo eh. Lagi ka nagpa-practice. So yun, sa side ko, di naman ako nagpabaya. At alam ko, gagalingan ko at gagalingan mo rin. So sir, salamat. Kita-kit sa entablado. Flip top out 14 day 2, nandito pa rin. TIU Tether, boy pa rin bosses ko. Isang shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito mula kahapon hanggang ngayon. Flip top pakikay para sa parating natin labano. Sabay makakarma, no? Wawala mo na yan, no? Extreme Gaming, TMT Play, silipin yan. Lahat ng mga represent collab natin. Real Jokes Clothing. At syempre ito, Bucks and Doe's Bad Crib Clothing, silipin yan. Mga branches nila sa Silang at sa Santa Rosa. At sa kanan ko, Tanza Cavite represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para ay batang rebel. Bakit tigil mo na ang takbo ng oras kahit lamang ilang sandali? Dahil pakiramdam ko ay mapuubusan ako ng panahon kaya't laging nagmamadali. At sa kaliwa naman, Iloilo City represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Castillo. Dami ang pinano, dami ang sinukuan. Dami ang rason, dami ang sinubukan. Dami ang binaya, dami ring inutang. Daming kalawakan kasi utak na kalutang. Shoutout sa RX Panda, shoutout sa Grahe Letra. Nanalo ng coin toss si Patang Rebelde. Pilili niya mauna, tig 2 minuto dapat. Out 14, day 2, pahinga natin. Patang Rebelde. Game? Game! Sino dito hindi pa nagkaka-girlfriend or boyfriend? West, good news! Ganito daw mga gwapo sa Iloilo. Kaya sa itsura niya, siya'y palaging proud. Castillo? Ulul, mas mukha kang haunted house. Kahit maging foreign ka, walang uupa sa'yo, gago. At sobrang weak ng mga sulat. Kaya kahit magtulong sila nung kamukha ni Kong, di kayo uubra sa aking rounds. Kahit maglagay ng armas sa Castillo, di ka pa rin magiging powerhouse. Kasi ikaw ay overrated na overacting. Laban mo mismo kay Jonas yung pruweba. Mas agresibo ka pa sa takoyaking binibenta at pinopromote ni J-Flag. Pero yung rounds walang kwenta. Buong gabing Pero walang suntok yung letra. Mike Tyson kay Holyfield, ang sakit mo lang sa tenga. Kaya umarkila na ako ng chakra na kaya kang tapusin sa iba't ibang paraan. Kaya para sa'yo, ito ay dangerous day. Kaya kitang ipamasaker kay Temyong Haragan, ipabigti kay N6, ipakatay kay ika-anim na sumpa. Yes, you can die in numerous ways. And anyways, napanood ko yung battle mo kay K-Ram. Ang sabi niya, yung motor ko, pangalan Eminem, kasi natakbo na noon 8 Mile. Woo! Nakatakbo lang ng 8 Mile yung motor mo, pinangalanan mo ng Eminem.
Wesleyan sa akin papantay. Kasi itong pa ako, Vanessa Carlton. Because you know, I walk 1,000 miles. Tanananananan, fuck you. At napakaswerte mo, bay. Kasi ilang taon ka pa lang sa liga, nakalaban mo kagad ako. Dahil dyan, automatic, meron kang 1 million views na mawawala sa'yo. Doon pa lang, talo ka na. At alam ko, hindi ako kabilang sa mga na-call out ni GL. Di ako na ituring na banta. Pero abutin man ng 50 o 70, ako pa rin yung batang rebelding hindi takot kahit sinong Diyos ang makabangga, kasi music is immortality. Tong battle rap, fountain of youth, at pareho ko yung ginagawa. Kaya paano magiging old god ang hindi tumatanda? A fresh young looking baby. At mula kay Master Pit, Prince Rhyme, Mandabi, at ngayon, Castillo. Napansin ko, puro bago ang sa akin nakapila. Pero lahat yan, nag-step up. Nung ako nakalaban, napiliting gawing solido yung mga linya. Kasi kung ang papel ko'y maging hasaan ng mga bagong salta dito, enigma, buong puso ko yung tatanggapin para sa kinabukasan ng buong liga. Pero wag din naman lagi, minsan. Kaya ano, lumebel ba? Ulul, wala akong pake sa feelings mo. Ba't ako lelebel sa'yo? Mas gusto kong higitan sarili ko, bitch! Yo! Mukha daw akong haunted house. Gagong to. Gago, mas kamukha ko yung multo. Tsaka may motor daw ako na M&M kasi nakarating 8 mile. Talagang gagong to. Ikaw nga eh, nakarating ka 8 mile. Walang motor, puro lang takbo. So, ikaw pala si Batang Rebelde. Yung habang buhay na menor. Batang Rebelde ang pangalan, pero sa Batang Quiapo, idol niya, Mang Rigor. Tuwang-tuwa kay Jan Estrada, tong puking ina. Ano, babatihin mo yon? E rebelde ka, huwag kang magpapakita kay Mang Rigor, babarilin ka nun. Sir, ba't di mo naman sinabi? NBA analyst pala tong kalaban ko. Super updated sa NBA, alam niya lahat ng nangyayari dun. Oo, lahat alam niya, pati yung oras ng pagtain ni LeBron. Alam niya nga kung saang lodge nagantutan si Kendall Jenner at si Booker. Puta, alam niya din na may relasyon si Draymond Green at si Tony Fowler. Balak na nitong i-draft sa PBA si LeBron. Kaso pinigilan kasi ibebenta na ni Marcos yung Luzon. Sisihin nyo si Batang Rebelde, ha? Kung nagkataon, lahat sana kayong mga Manilenyo ililipat sa Amazon. NBA reference pa more. Kasi kung maka-NBA reference, talagang wagas itong aning. Bobo at praning. Akala mo talaga sa kanya yung buong team. Babanggitin niya si Durant, si Kyrie Irving, tapos biglang Bobelga. Galawan pang bano, iba't ibang manlalaro, dinadawit. Analyst, edi mag-coach ka na din po. Total estilo mo dyan mas malapit. Kasi para manalo sa laro, marami kang players na ginagamit. Kasi siya daw, si Dikembe Mutombo. Yeah, remember? Lagi niyang reference ako si Dikembe Mutombo. Teka, bakit gustong-gusto mo si Dikembe Mutombo? Chupa! Sige, ikaw na si Dikembe Mutombo. Total, lagi mo siyang banggit. Pareho lang din kayo lintik. Natatanda lang sa eksenang walang kampyonatong nakamit. Ano masakit? O, degrehery ako. Yung linya, dinidibdib ni tanga. Ganun si Dikembe Mutombo. Defensive talaga. At bukod sa pagiging analyst at coach, gym instructor din pala. Yung bobo na to. Alam nyo, kliyente niya doon? Yung katawan, buto-buto. Yung motto nila doon, never give up, tanga. Yung isa mong kliyente, gustong-gusto ka nang itumba. Bali na yung spinal cord, pinagpo-push up mo pa. Apakagaling magturo.
bibigyan ko ng props inyong lingkod. Yung huling tinuruan nito mag-gym, yung abs na sa likod. Magtuturo ka nalang hayop ka, yung kabubuhan mo, di pa nahupa. 3 days pa lang nag-enroll yung mama, yung program nakakuba. Apakademonyo mo talaga, Lucy Pearl. Palamunin na nag-gym yung tanging masasabi ko lang. Mag-trip ka sa gym nyo, magpa-as if na mangmang, magpanggap ka na weights, total pabigat ka naman. Kaya kung matatalo mo ako sa duelo, depende yan, bay. Dapat naka 100% ka dito, di pwedeng sablay. Kasi pag nabisto yung plano, sigurado madadali bangkay. Ito'y sinang-unang batas ng Kastilyo kung sino magrebelde, patay. Malabarat, baigan natin. Yo, check! Tatlong linggo ka mang kayod kalabaw sa pagsusulat, papel mo'y madali lang ding pilasin. Iba yung gutom ko ngayong ahon, kaya tsibog itong inyong hinain. Ilabas mo man sungay mo't sumuwag sakin, buto ko'y di mo kayang pilayin. Kahit magpakabul ka, chong, kain ka lang din sakin. At bakit ba dilat na dilat mata mo sa batel? Huwag mo sanang masamain, pero yung mata mo parang luluwa na. Yan ang aking napansin, sa sobrang exposed, di mo kayang magkaroon ng lihim na pagtingin. Pero napansin ko, picture mo kapag normal na araw, singkit ka naman, kaya nakakapagtaka. Ano yon kapag normal days, sweets-sweets lang, kapag may battle, drugs-drugs na? Ulul, isa kang user ng chemical. Manager mo lang si Dr. Aurelio, kaya lagi kang nakakalusot sa medical. Pero nagtawag na ako ng PIDEA. Nandiyan na sila, kaya mamaya pag-uwi, mag-ingat ka. Pansin nyo, walang punchline, kasi ang gusto ko lang, ma-set up ka. At nung siya'y nasa flip-top na, siya daw ay proud na produkto ng 3GS. Ha? Produkto ka ng 3GS? Eh bakit yung kulay mo pang Saito? Yung pisngi pang TFCD. Yung gilagid pang balakid. Yung utak pang tukel. Kasi sabi niya sa isang battle, dalawang notebook daladalasan man ako mapadpad. Dalawang notebook dala mo kung saan ka man mapadpad. Nung narinig ko yon, gusto kitang i-hansel kabo ng 2 beses. Ang sarap mong masaksak, kaya patalim sa yung dibdib. 2 ulit hihilahin pababa, para solid yung pagkaskas. Hanggang sa ang dibdib mo'y magmistulang 2 berso mo. Iiwanan kong wak-wak, o 2 ulit ginamit yung patalim. Masyado bang gas-gas, pwes bibigyan kita ng 2 kaliwa. Sa tagiliran, tanggapin mo tong has-has. Kahit tunog, nagiging punchline, kaya kung usapang punches, ako yung nasa trono, kid. Itong backhand ko, dynamite. Itong left jab ko, snappy. Kaya huwag kang paloko-loko, please, kundi 2-1-6-1. Ang aabutin mong combo, bitch, at ang maririnig nyo'y boom, bap, boom, bap. Oo, puro boom, bap na parang full set ng Moro Beats. And use a bitch. Kakaiba daw initiation mo para makapasok sa 3GS. Yan ang nabalitaan ko. Minolestya ka daw ni J. King nung unang gabing nagkita kayo. Pinuwitan ka ni J. King para makapasok sa 3GS. Ang hirap ba, bro? Well, I guess Kastilyo ka nga kasi may king na nakatira sa'yo. But wait, there's more. Ginaangbang din to ng buong 3GS at bilang pakonsuelo, inuuto na lang, binibigyan ng compliment sa battle, yan ang aking nasuri, tangina, na ati mong ibigay sarili mong puri para sa papuri ng iba. Kaya kung tatanungin mo ko kung lumebel ba, wala akong paki sa tatay mong kamukha mo, sa pangit mong aso, sa nanay mong may diabetes, lalong-lalo na sa feelings mo. Ba't ako lelebel sa'yo, mas gusto kong higitan sarili ko. Paano mo hihigit ang sarili mo hanggang ngayon wala ka pang energy? Ang lamya mo mag-deliver, tang ina ka. Kung usapang energy, baka bigyan pa kita. Tsaka, tangina, tulog talaga kayo eh, no? Siya, si Batang Rebelde. Yung may katana na yung tunog, washing, washing. Washing, washing? Gago! Huwag mo nga akong tinatarantado. Alam ko meron tong pinaplano. Pagtapos niya sabihin yung washing-washing, nagpatayo to ng laundry, mano-mano. Kita mo? Yung kabadoyan mo, hindi mo natantya. May linya ka ng washing-washing, pero standing, puro pa rin mantya. Ganun ako ka-creative. Yung katana napunta sa washing machine.
Kasi ginogoyo mo lang yung tao. Nag-cho-cho ka pa rin. Sumarumi pa rin yung bihis. Palyado na washing machine yung estilo. Pinaikot mo lang sila pero hindi pa rin malinis. Babad na nga sa battle. Binibigyan ni boss kabilaan. Spoil yan kay Arik kaya di magawang itablayan. Kailangan niya kasi ng sikat kaya dito sinampayan. Kasi estilo nito ni Batang Rebelde, kung mag-reference, ang dami. Mga bida sa pelikula, babanggitin niya ng mabuti. Tapos punchline niya sa dulo, title ng movie. Aba, grabe. So what are you trying to tell us? Gusto mong palabasin na kayo lang may TV Plus? Minsan magagalit pa yan sa crowd pag yung movie, pag yung movie reference niya hindi kilala. Sasabihin niya, di nyo gets? Mukhang hindi kayo talaga nanonood nun, mga bobo. Diba? Kung di ka ba naman tanga, manonood ka ng movie, ikaw lang mag-isa. Di mo nga sila inimbita. Tapos pag di nila nag-gets, kasalanan pa nila. Kasi magre-reference siya ng The Walking Dead, The Martian, Meteor Garden, tungkol sa Marvel. Di nakatakas, pati bandila. Kaya ka napag-iwanan sa liga kasi yung tira mo mahina, di ka benta sa takilya. Kung sino pa yung panay movie reference, pa yung hindi naging bida sa eksena. Kasi nakalaban na nito ni Sinyo. Nakalaban na nito ni Zaito. 12 years na yan sa liga, tinatapat pa rin sa mga bago. Yung mga kasabayan mo, superstar na. Ikaw, na-stuck pa rin sa mid-tier. Kasi yung tira mo, de-calibrated. 12 years ka nang nasa baba ng poster kasi 12 years ka nang underrated. Guys, so, 12 years na yan sa liga, di malang makamarket ng papuri. Invest lang ng invest, pero walang interest na mahuli. Negosyante na palpak na yung utak, mababang uri. 12 years na in the business, taon-taon ka nalang lugi. Kasi sir, no offense ha, baka hindi ka talaga para dito. Kasi dito, itsapwera ka tanga. Malay mo, Batang Rebelde. Baka sa gera ka talaga. Laban nyo ni Sinyo yung patunay na hindi ka talaga para sa rap battle scene. Kasi pagtapos ng laban nyo ni Sinyo sa comment, binatikos ka din. Hindi ka nakilala bilang Batang Rebelde, nakilala ka bilang Picos Machine. Sige, search nyo. Search nyo para yung linya kong to mas lalakas. Sinyo versus Picos Machine, laban nila yung lalabas. Hindi yung joke, yung pinupunto nun sariwa. Maling-mali ka ng pinasok, buksan mo lang ang iyong diwa na hindi para sa'yo yung lugar na to. Sa ibang lugar, pwede ka maging dakila. Pero pasensya na Marvin, yung rebelde, hindi talaga para sa Manila. Tama ka, matagal na ako sa liga. As if isa yung kapintasan. Mula kay Rapido, Yelshan, Papew, Icarus, ako lang yung nanatiling aktibo sa aking mga kasabayan. Tama ka din. 12 years na ako sa liga. Walang nakaaway at hanggang ngayon nabibigyan pa rin ng laban. Kaya hindi lang ikaw, pati si Apok, pwede ko na rin yabangan. At tinalo ka ni Mandukdok at Pinyaga. Mahina tolerance mo sa kanila, di ka pa ba nakaramdam? Basag ka sa kada ikot ng round sa pinatulog ka sa bar, malamang gin lang sa Davao kaya mong itumba. Kasi mahinang nila lang, kaya laglag tuka nung binigyan siya ng shot nung JD at Ram at Maiba lang. Nakita ko Facebook ng girlfriend mo. Ako ay napaw, what the hell? Kasi pagtingin ko sa bio, nat ng puta, number one supporter ng Katniel. Diba? Yung girlfriend mo na si Jade, Jade pangalan pero mukhang batong buhay. Ang totoo, kay Daniel Padilla lang siya diehard fan. Lagi niyang inaabangan sa replay. Pwes damay na siya sa battle natin na para lang tayong nag-three-way. Gamit dalawang turntable, popompiangin ko ulo niya, mala FPJ, at gamit plaka, lalaslasin ko yung leeg sabay, total patay na patay kay DJ. Hindi mo masikmurang may crush siyang iba, di ba? Kaya gabi-gabi mong sinisikmuraan. Kapag araw ng anibersaryo nyo, puta, hindi mo siya masamahan. Malungkot at mag-isa na siya sa relasyon nyo. Na walang kapayapaan. Anong silbi nitong magarang Castillo kung di kanya maituring na tahanan? At di ba pangalan ng girlfriend mo, Annie? Pwes lagi kang nakakaligtas ng pangbubugbog mo sa kanya.
Dapat pangalan mo, dapat smooth criminal ang iyong name. Tatanungin mo kung ayos lang siya matapos mong bugbugin all day? Oo, smooth criminal kasi pagkasuntok, moonwalk sabay, Annie, are you okay? Kasi meron ka ding babae, eh, tol. Oto, kwentong barbero. May babae to, itago na lang natin sa pangalang Janice. Porkit malaki yung joga, dinalagad sa sogo kahit mukhang maasim at amoy pawis. Parang eksena sa Viva Max, dinakot niya agad yung joga. Kaso na bad trip tong manyakis kasi wala palang dede at plat yung babae at yun yung naging plot twist. Sumablay eh, mali yung setup ko. At kung gaano kaitim ang yung gilagid, ganun din kaitim ang budhi mo, yan ang aking nalaman. Kasi para makagawa ng angulo, nag-imbento ka ng kwento na nagsusulatan yung 3GS na gusto mong aming paniwalaan, na atin mong siraan yung grupong bumuo sa karir mo para sa hinahangad mong kasikatan. Totoo nga ang kasabihan, kapag maitim ang gilagid, hindi pwedeng pagkatiwalaan. Kaya nga yung kakampi mo dating 2-on-2 na si Arma, agad mong tinabla at sayang kasi kaya niyong manggiba. Kaso mas pinili mo yung 3GS at siya'y iniwan mong mag-isa. Ang taas na sana ng lipad nyo. Kaso ikay naging kupal bigla at siya'y iniwan mo sa ere. O diba, nakakaputang ina. At lilinawin ko lang ha, hindi ikaw yung il sa Iloilo. Ikaw yung oil sa Iloilo. Kasi ito ay multiverse at maduming version ka lang ng isang rapper dito, gago. Yung miyembro ng OFAC, dugyot version ka ni Astro. Miyembro ka ng Oh Yuck! Kadiri, habang... Sorry, pero hindi to choco, stutter. Gusto ko lang malaman nyo. Sumusumpong lang yung glitch. Galing kasi ako sa iba't ibang universe kung saan pinatay ko lahat ng variant mo. Kaya ano, lumibel ba? Wala akong pake sa leching yan kasi pag lumibel ako sa'yo, para na rin akong bumalik sa level 1. Nang bababae daw ako, itong mukhang to, mambababae pa. Gago, wala na akong choice sa buhay, tanga ka. Tsaka si Jade. Game. Sa laban nila ni Master Fit, may bigla tong sinabi. Kung makasipsip ka under the table, daig mo pa si Lexilor, ha? Lexilor? Grabe ka. Magre-reference ka na lang yung hindi ko pa kilala. Sana all. Gago ka? Isa lang yung aking nasabi. Parang gusto mo rin yatang maging bagong bayani. Hanip, no? Yung ibang rebelde, katapangan, paglalaban, ang patayan, ng bumbahan. Siya naman yung klase na rebelde na kamayan, yung jakulan, yung purnuan, yung putukan. Ulol! Hindi mo kami maluloko. Rebelde sa Pornhub. Nood porn, bago brainstorm, nice mindset ha. Magpa-practice ka sa CR, naka-headset ka. Paborito nitong jakulan, mga matatandang babae na kulubot yung balat. Yan yung gusto niyang tutukan. Kaya pala rebelde yung pangalan. Kasi MILF yung gusto niyang pasukan. Tinalo ka ni Fonger sa di malamang dahilan. Dumayo sa Cebu, patay, tanggal yung angas niyan. Sinabihan ka lang ni Fonger ng welcome to my place. Agad ka na nanapas lang. Ginawang katatawanan to sa Cebu. Muntik na tong magmaoy. Sa sariling lingwahe, sinibak at kinahoy. Nagmisto lang pork chop si Fonger, pero ikaw yung binaboy. Kukunin ka na sana sa uprising eh, ng in-check mong pinanser. Kaso nung natalo ka kay Fonger, agad niyang kinansel. Kasi nakakahiya. Proof yun, aning, na hindi ka magaling. Kasi nakakahiya. Proof yun, aning, na hindi ka magaling. Anong cho? Di ba yung reference ko, Fonger, kaya walang punch na dumating?
may nalalaman ka pang kundi ka naging rebelde, wala kang pinaglaban para sa sarili mo. Ikifonger nga, walang laban sarili mo. Pero seryoso, BR. Ano ba talaga pinaglalaban mo, ha? Sir, ano ba talaga pinaglalaban mo? Di ka pinayagan mag-rap tapos nagrebelde ka, ganon. Eh halos lahat naman ng rapper naranasan yun. Tangina ano yun? Para may makamit ka sa buhay, dapat magrebelde ka? Para maabot mo pangarap mo, dapat magrebelde ka? Yung mindset na ganyan, napakabonak, leche. Nagtatanim ka ng maling bomba sa utak, inosente, hoy rebelde. Pinagsisigawan niyang siya ay rebelde. Pero nakatira siya sa Luzon. Di ka nakatungtong na Mindanao, so yung rebelde na pangalan, di mo pwedeng gamitin yun. At paano ka naging rebelde kung di ka nakaranas ng paghihirap sa bukid nun? Ano? Kung di ka pa naging rebelde, wala kang pinaglaban para sa sarili mo. Yung sabihin mo, iniisip mo lang yung laban, di mo iniisip, pinaglalaban mo. Kasi yung slogan mo na yan, napakawalang kwenta ng mensahe. Kasi ako nag-rap, nagtatrabaho, nag-aaral, kumakayod, gumidiskarte, naging breadwinner, panganay, nagmamahal ng isang babae, at malaking sampal yan sa'yo, pare, na nagawa ko lahat yan ng hindi nagre-rebelde. Round 14, Batang Rebelde versus Castillo. Okay, isang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, 5-0. Magingay, para ay Batang Rebelde. Shout out sa Castillo, salamat kay Arik, shout out sa buong ako. Yo, maraming salamat kay Doc Cahil and kay Doc Panda sa pagpunta dito. Yun, pahinga muna tayo. Binoto si BR para sa akin, tikit na tikit yung round 2 tabla, round 3 tabla, para sila ng creativity, technicalities na binibitawan, may jokes din nahalo. Pero round 1, para sa akin, mas naging effective si Batang Rebelde doon. Makikita niya, Batang Rebelde. Binoto ko Rebelde, all 3 rounds. Medyo nagkulang lang si Castillo siguro sa angle. Para sa akin, maraming angle si Rebelde sa Rebelde. All 3 rounds, Batang Rebelde. Para sa akin, mas effective lahat ng ginawa niya. So, Batang Rebelde, all 3 rounds. Yo, Balaki the Pricing Batch 1. Para sa akin, all 3 rounds, Batang Rebelde. Mas creative yung mga sulat at mas susukurin yung linis ng kanyang performance. Sarap din ang flow. Round 1, binigay ko kay Batang Rebelde. Round 2, tikit lang. Binigay ko sa Round 3, binigay ko kay Batang Rebelde. Batang Rebelde. Yun nga, olats tayo. Ano, nahirapan kasi ako kunin yung crowd eh. Yun eh, yun yung game plan ko sana. Nag-switch ako ng style eh. Yun, naging effective si Batang Rebelde. Yun nga sabi ko kung sino yung magiging effective sa laban naming dalawa, yun yung magwawag eh. Mas na ano, mas nakuha niya yung kiliti ng crowd. Yun, siguro yun yung isa sa mga winning factor niya bilang sa laban naming dalawa. Hindi yan joke! Yung pinupunto nung sariwa, maling-mali ka ng pinasok, buksan mo lang ang iyong diwa na hindi para sa'yo yung lugar na to. Sa ibang lugar, pwede ka maging dakila, pero pasensya na Marvin, yung rebelde, hindi talaga para sa Manila. Nung round 1, may nakalimutan akong 4 bars, tapos ginamit niyang angle yun, kaya naging rebuttal ko siya nung round 3, yun. So, nakalimutan pero nagamit ko pa rin kaya okay din. At mula kay Master Pete, Prince Rhyme, Mandabi at ngayon Castillo. Napansin ko puro bago ang sa akin nakapila. Pero lahat yan nag-step up. Nung ako nakalaban, napiliting gawing solido yung mga linya. Kasi kung ang papel ko'y maging hasaan ng mga bagong salta dito, enigma, buong puso ko yung tatanggapin para sa kinabukasan ng buong liga. May dalawa akong kanta na tinatrabaho sa music, malagyan ng music video. At sana suportahan nyo pa rin. Yun, at saka ano, next year focus sa trabaho, ganun. Pag may battle, battle lang ulit. Bawi lang pag may pagkakataon kasi ganun naman palagi. Nag-iipon lang din ng kanta, pero gusto ko kasi pag nilabas buo na. So yun, iniipon lang. Sinasabay lang din sa mga iba't ibang gawain. Clothing yan, next year, simulan ko ulit. Salamat sa mga sumusuporta. Yo, salamat sa mga nanonood sa akin kung meron man. At salamat din sa mga negatibong komento tungkol sa akin. At gagamitin ko yung pang gasolina para lalong umapoy. At yun nga, bawi na lang next time. Laging bawi, no? Pero darating din ng oras na makakabawi ako sa inyo. Okay.
yun, abangan nyo lang lagi mga battle at huwag kayong magsawang sumuporta sa amin, sa mga produkto namin, sa kung ano man yung tinutupan.